Honestly, Casimiro mas malaking chance na manalo. I give you, compared to Tapales, mas malakas Casimiro. Pow! Oh! Hi guys, kumusta pong lahat? It's me, DJ L Sports TV. Nagbabalik po mga idol. So, for today's video mga idol ay magre-react po tayo dito sa sinabi ng ating 2 Division World Champion na si Jerry Pinyalosa. Ang ating isang Bisaya din na malupit talaga, no? May komento siya dito kay Cuadrolas Casimero na si Cuadrolas Casimero lang daw ang makakatalo talaga kay Nauya Inoue sa kasalukuyan mga idol. So, ang paliwanag niya dito mga idol, pakinggan natin kung ano ang kanyang sinabi niya dito. So, courtesy by Coach Franco Rolyoda po ito mga idol sa kanyang YouTube channel. Ilagay ko na po ang link sa baba para po i-subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, supportahan natin. Tara mga idol, panoorin natin to mga idol sa interview ni Coach Franco kay Jerry Pinyalosa. So sa tingin mo Kuya Jerry, ano yung mga dapat paghandaan at gawin ni Tapales pag nilabanan niya si Inoue? Tapales kasi magaling din na boxingero eh. Kompleto rin eh. Yung masabi ko siguro, ang na-stamina na makipag-compete siya from first to 12 rounds. Diba yun, for sure. Talagang patibayan niya yung katawan niya kasi alam natin si Inoue talagang magaling mandukot sa katawan eh. Ang galing niya mag-fix sa taas o sa mukha. Agad biglang ano yung biglang kasunod nun sa baba na sa katawan. So talagang tingin ko kaya naman siguro magkipagsabayan. So who knows, baka siyang makauna di maswerte. Pagkatapos nung panalo ni Fulton na yun, hindi pa rin nawawala sa usapan yung ano yung pinipilit pa rin ng ibang fans na Inoue versus Casimero pa rin hanggang ngayon eh. Kaya lang buwang malabu-labu pa rin talaga mangyari yon. Pero kung sakali pong mangyari na yon, ano po yung opinion nyo dun sa matchup na yun? If you ask me, I'll tell you honestly, Casimiro mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Yan. Si Casimiro kasi talagang malakas. Oo nga raw, malakas last talaga. Hindi sigurista. Talagang magkipag-riske. Is either siyang bumagsak or siyang makatao. So, compared to Tapales, mas malakas Casimiro. Tapales, si Casimiro ang willing mag-engage. Baka, hindi yung pabagsakin mo siya, basta, sa kanya, what if ako makauna, may lakas ako. I'm not saying na matatalo si Tapales. If you saying na lakas at hindi sigurista, Casimiro yun. Mayabang eh. So, may papatunayan eh. May pag, alam yung may pagka-insecure. At saka, alam naman natin, may pagka-freak to si Casimiro eh. Talagang ako, maraming ayaw ni Casimiro. I'm not, baka iba ayaw. Ako, aside as a Filipino, gusto ko siya. And beside nun, it's a panoorin eh. Hindi lang siya nagsasalita. Talagang ginagawa yung mga sinasabi niya. Pag hindi niya ginagawa yun, wala na. Baga, ano ka na lang hanggang trust talk ka na lang. Patuloy siyang mananalo at mabigay ng magandang laban. At lalo na pag impressive yung panalo niya, simple. As Filipino, supportahan natin siya. But for me, Tapales is mas may skills compared to Casimiro. Kaso lang, nangyari si Casimiro, willing magkipag-engage eh. And that's the only way na manalo kay Inoue. Si aminin natin, pag nagipag-picture taking ka sa taas ng ring kay Inoue, talagang babasagin ka dahan-dahan. Si Tapales, baga methodical eh. Baga dahan-dahan ka rin yung baga may style eh. Magaling, magandang style. Hindi kailangan yung kapag si Inoue ang yung kalaban mo, mahirap ma-outbox si Inoue. Unlike si Casimiro, ibang style eh. Magkaiba si Casimiro, parang like sinabi ko, magipag-engage eh. Kasi nga, mayabang eh, medyo gusto niyang may papatunayan eh. Kasi matagal niyang gusto. At personally, I think si Inoue takot kay Casimiro. Among the Filipino, si Casimiro kinatakotan niya. And then yun nga, at this point of time, baka low reward siya kay Casimiro, walang belt eh. Low risk, high risk, masyadong high risk, low reward pag nilabanan siya. High risk, low reward. So pag malalo siya kay Casimiro, baka yung mga, ayaw lang yung mga talagang fanatic sa boxing, gusto siyang malabanan kasi isang mas exciting panoorin. Pero pagdating sa style, tingin ko si Tapales mas maganda ang style ni boxing kasi styles mix fight eh, di ba? I think personally si Casimero mahirapan sa style ni Tapales. Si Inoue mas
tingin ko mas gusto ni Inoue kalabanin si Tapales. Si Casimiro gusto niya kalabanin si Inoue kasi magipag-engage eh, pareho sila eh. So what if makauna si Casimiro? So, pero both Filipino boxer may mga chance against Inoue. But ang sa nangyari kasi Casimiro mas ano eh, malakas compared kay Tapales, mas makipag-engage siguro si Tapales eh, magaling ang magandang style, slowly but surely si Tapales eh. Saka mas technical compared to Casimiro. Pero hindi yung style yung ganun ang magtalo kay Inoue. Kailangan ng style ni Casimiro. Malamang maraming hindi mag-agree sa akin, pero yan ang nakikita ko. Very controversial po kasi talaga. Ayaw ni Inoue labanan si Casimiro, that's for sure. Kasi alam niya na may tulog siya pag para sa king hanggang ngayon nakikita ko parang parang alam niyo na parang bagong labas sa ano sa yun po mga idol no. Kung kalaban mano natin na talaga itong si Casimiro. Panoorin ko siya parang may tulog talaga itong si So, na uya Inoue sa kanya kung lalaban. Gusto ko siya malaban ni Inoue hanggang hanggang saan ba yung ano niya, saan ba yung tapang niya, saan ba yung yabang niya. Kasi, oh, sige, bigyan ka nga siya, labanan mo si Inoue, oh. Tingnan natin saan yung mga pinagyabang mo. But at the end of the day, sino mo makalaban ni Inoue, panalo pa rin. Kasi, ano eh, para mga retirement money yan eh. Malaking kikitain eh. So, business side, gusto ni Inoue si Tapales, tingin niya mas maganda tingnan for the undisputed title, kung sino mo nanalo. Political side, talo si Casimiro. mas malakas yung kampo ni Tapales. So, sad para kay Casimiro kasi matagal na niyang gusto. At hindi lang siya. Maraming Pilipino gustong ipalaban siya ni Inoue. Kasama na ako noon. Gusto ko, sana yung yabang mo, ibigay nga kita kay Inoue. Either magtahimi ka or totoo yung mga pinagyabang mo. So ako gusto ko, sana yung baga, gusto ko siya tanungin pagkatapos kung ano mangyari. Oh, sana yung yabang mo. pag nanalo siya, di, what if mananalo siya, di, thank you. Isang malaking karangalan yun. Binigay mo sa ating bansa. I'm proud of you. Sana after the palace nakikita ko baka Casimiro. Pero ano pa yun, remain to be seen. Oo, kaya kami dito Kuya Jerry lagi namin sinasabi, kung ikaw yung camp ni Casimiro, kailangan muna magkaroon ka ng laban at kailangan manalo ka ng manalo ng manalo. Kasi pag kada panalo mo, na-validate yung status mo ngayon, tataas ka sa rankings. Pag kinall out mo si Inoue, 'di ba? Mas magpo-push ngayon yung tao na talagang yun siya sabi ni Kuya Jerry. Ade, takot ka pala talaga eh, 'di ba? Takot ka pala talaga. So ngayon, paano mo? Hindi kasi diba? like parang ano eh, parang nakikita ko parang siguro after 3 years panlabanan si Casimiro, anong ilang taon na si Casimiro noon? Oo. Baga, ano ba ngayon? Mid-30s na. Oo, let's say 35, 36. So dito po mga idol, pinaliwanag ng husto ni Jerry Peñalusa ang ating 2 Division World Champion sa lotay dito sa ating idol na sa style, talagang ma-style itong si Marlon Tapales. Pero hindi yung style niya makakatalo kay Inoue Inoue. At probe na po yun. Tinalo po siya dahil hindi nga makipag-engage. At karapatan naman talaga ni Marlon Tapales na kalabanin siya kasi nga siya yung may dalang bit-bit ng dalawang belt, ang WBE at saka IBF Super Bantamweight title. So wala po tayong problema doon. Well mga idol, dito po sinabi talaga prangkahan. At nangyari, no, lahat po ng sinabi ni Jerry Peñalusa, ang ating 2 Division World Champion, nangyari lahat. At sinabi pa nga niya na hindi talaga siya makakatalo kay Inoue kung ganun lang yung estilo niya. Nakita naman natin na puro depensa po si Marlon Tapales. At dito kay Quadros Casimiro, mas gusto ng mga boxing fans na si Casimiro sapagkat mayroon nga talagang ipagmamayabang at talagang makipag-engage, no? Pag sinabi-sabi mo kasi makipag-engage, no? Kayang makipagsabayan sa lakas ni Inoue Inoue. At yun din ang ayaw ni Inoue Inoue sapagkat alam din ni Inoue Inoue na may kalalagyan din talaga siya kay Casimiro. No? Kasi bakit kaya alam ni 2 Division World Champion Jerry Peñalusa? Kung naalala niyo mga idol yung laban ni Quadros Casimiro dito kay Kenya Yamashita, siya yung manager ni Quadros Casimiro at siya yung tumulong din kay Quadros Casimiro na mapalaban uli. Kaya alam na alam ni Jerry Peñalusa yon kung gaano kalakas si Quadros Casimiro. Ika nga,
Yan ang kinatatakutan ni Nauya Inoue at naniniwala siya doon. Kayo mga idol, ano masasabi niyo dito sa videong ito? Agree ba kayo sa sinabi ni Jerry Piñalusa, ating 2 Division World Champion? Please comment down below mga idol at babasahin natin ang inyong mga komento kung agree ba kayo sa sinasabi ng ating 2 Division World Champion Jerry Piñalusa. Pero huwag niyo kalimutan mga idol, mag-subscribe sa YouTube channel ni Coach Franco Rolyoda dahil sa kanya po itong video nito. Maraming salamat mga idol at Happy New Year sa lahat. God bless po.